Upang mas maintindihan ang ugat ng paulit-ulit na gawin ni Nanay Ganda, ipinakausap namin siya kay Dr. Angelo Subida. Ah, ganyan-ganyan lang, pero hindi nyo naman kinakagat. Pag umangat po, kakagat, kukunin ko sa kampo. Aha. Okay, tapos, anong ginagawa nyo doon sa nakukuha nyo? Nilalaro ko po sa bunganga. Bunganga. Hindi nyo naman kinakain? Hindi. Hindi ko po nilulunok. Nilalaro nyo lang. Kaganyan ko po. Okay. Isa amuin ko po. Okay. So ano po yung nakukuha nyo mula dito sa pagkagat ng kuko nyo tsaka ng sa paa nyo? Ano po yung binibigay sa inyo nito? Ala po, aliw. Aliw? Opo, naaliw ako ganun. Oo, naaliw kayo. Nawala yung iniisip ko. Ayon kay Dr. Subida, isang disorder na kung tawagin ay onychophagia, ang hindi mapigilang pagkutkot at pagkagat ng mga kuko. Lumitaw din sa pag-uusap nila na isa sa mga problema ni Nanay Ganda na iniisip niyang mawawala sa pamamagitan ng pagkutkot ay ang hindi niya matanggap na bigla ang pagpanaw ng asawa. Unang pag-ibig ni Nanay Ganda ang kanyang napangasawa, kaya ganun na lamang ang naramdaman niyang lungkot sa pagkawala ng kabiyak. Oo, nakakalungkot din. Kaya ang nagagawa ko, bigla kakagatin ko yung kuko ko. Pag nakagat ko naman ang kuko ko, mawawala na yung sumagi sa isip ko. Nawawala na yun. Duman lang siya. Nagdahan sa isip ko. Alaalang nakakainis yun. Sabi ko, mangangarap ako. Di bali, alam ko na kung nasaan siya. Nakalibing na yun. Dahil dito, mas naunawaan ni Dr. Subida ang mga gumagambala sa pag-iisip ni nanay. O, narinig ko asawa ko dito eh. Totoo po ba yun yung bumabalik? Baka ibang boses yung nadidinig. Opo, siya nadidinig ko. Oh. Meron na kayo nadidinig na gano'n sa isip niyo? Opo. Ginigising ako, ganda, gaganon. Oh. Hanapin ko siya. Wala naman. Babangon po ako. Oh. Daling ko'y unan ko, lalabas ako doon. Para may alaala ka dito sa bahay. Opo yun. Nalaman din na taliwas sa paniniwala ni Nanay Ganda, hindi raw hereditary o namamana ang kanyang pagkutkot o pagkagat sa kanyang mga kuko. Ayun na sa loob Papa. Ng physical na material na katawan natin, pwedeng manahin yon. Pero yung ganito ay hindi pwedeng sabihin na minamana. Ito ay isang bagay na iyong natutuhan gawain mula sa nakalipas. Ayon kay Dr. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Eh, tatanong ko lang kasi, di ba yung psychologist po pumunta na po sa inyo, nakausap na po kayo. Ano po ba napag-usapan niyo? Kumusta po kayo? Nakapulot akong aral sa kanya. Opo. Ano pong sinabi niya sa inyo? Sabi niya, nakita mo lang yung tao, ginaya mo. Ang mga magulang ko, ito ang gawain eh. Isa sa mga rekomendasyon ni Dr. Angelo Subida ay mabigyan siya ng ibang mapagbabalingan ng atensyon na maaaring pumigil sa pagkagat sa kanyang mga kuko. Meron po kaming ilang ibibigay sa inyo para mas lalo po ninyong maalala na hindi nyo dapat kinakagat yung kuko nyo. Okay? Ano yun? Kikita nyo po ba to? Naririnig nyo po ba to? Ito pong suot-suot ko, hindi po sa akin to. Bibigay ko po to sa inyo. Okay lang po ba na isusuot niyo to lagi? Oo. Alam niyo po bang ang dahilan nito? Susuot ko po ah. Kung mag-bracelet siya ng ng tumutunog, okay? Pwedeng kapag nangangati na siya o gusto na niyang kumagat ng kuko niya, pag tunog ng bracelet, isang ano 'yon? Isang reminder sa kanya, paalala na hindi niya dapat kagatin. Bukod sa bracelet, isa pang technique ang ginawa namin para mapigilan ni Nanay Ganda ang pagkagat sa kanyang mga kuko. Wala na po akong panlinis pero lagyan na po natin ng Q-tex na. Oh, gandahan natin, ha? Lagyan ng gamot. Yung gamot na yun, kapag halimbawa nakalagay na yan dyan, tapos kinagat niya yung kuko nyo, medyo pangit yung lasa. Pero hindi sapat ang pagpipigil lang. Kaya binigyan namin siya ng iba pang pagkakaabalahan. Binibigay po namin sa inyo itong sewing machine na ito. Ay, salamat. Opo, lahat salamat. Yan. May kasama pang mga sinulid, karayom, tsaka mga tela. Pang panimula lang, no? Para
pag tahi na kayo ng tahi, abala na yung kamay nyo, hindi nyo na siya kakagatin yung kuko. And at the same time, pwede nyo pang pagkakitaan, di ba? Pag abala kayo, maraming magpapatahi sa inyo. Tapos kikita pa kayo. Parang hindi na ako naka-stambay sa labas. Oo, hindi na kayo tatambay doon, na parang tuliro lang kayo, di ba? Na nakatunganga lang. Maging busy kayo para hindi kayo malungkot, abala yung utak nyo, pati yung kamay nyo, di ba? Okay po ba? Marunong kayo magtahi? Marunong. Ganda. Gagamitin niyo po ba yan lagi? Promise? Ang tahanang na minsan naging dahilan ng kanyang labis na kalungkutan, ngayon, maaliwalas na. Ayon kay Nanay Ganda, buhat ng mapaayos namin ito ay nabawasan ng lungkot ng kanyang nararamdaman. Hindi na siya madilim. Oo. Maaliwalas. Dati talagang iniwan ko to. Aakyat lang ako, maliligo. Sabi ko nga nung pinapanood ko yung video, sabi ko, parang bugbog na bugbog yung bahay. Parang hindi na inaalaga. Naging masaya na. Kulay puti na. Maganda pag puti, mas maano. Masarap yung pakiramdam, ang gaangan ng pakiramdam. Parang ano, bagong pag-asa. Bagong pag-asa mismo. Dagdag pa nga sa anak niya si Alma, ngayon na lang niya ulit nakita ang ina na naglilinis at inaalagaan ang kanilang tahanan. Anong pagbabago nakita mo kay Nanay Ganda? Dinadalo ko yung bahay niya dahil nga pinagawa, di ba? Ni-renovate. Tinitignan ko naman, tapos nakikita ko siya, sabi niya, huwag kayong magpapasok ng mga bata dito, ganun. Parang iniingatan niya. Iniingatan yung bahay. Dahil na rin sa bagong pinagkakaabalahan, hindi na rin siya madalas maglagi sa labas ng kanyang bahay. Mas gumaang na yung pakiramdam niyo. Oo, maganda na. Talaga? Kita na ko sa... Siguro, alaala ko na to. Oo, kita ko sa ngiti niyo. Masaya na ako. Ayon kay Nanay Ganda, balak niyang pagkakitaan ng pananahi. Nakapagsimula kayo magbenta na ng ano? Hindi pa. Hindi pa? Ngayon. Ano pa lang? Yung para na. Sa yung para dito pa lang. Ayun, sa kwarto niya. Eh di ngayon na tinutulungan kayo ng anak niyo sa pagtahi, paggupit. Parang bonding na rin, no? Nanayak na ako, gugupit. Sige, sabi ko. Natuto akong magmanahi. May libangan na kayo. May libangan na. dahil malapit naman matapos to. Sige, pagdikit nyo to, ako magiging unang customer niyo. Sige. Bibilin ko yan. Pero higit ako nasiyahan nang malaman kong unti-unti nang napipigilan ni Nanay Ganda ang pagkagat sa kanyang mga kuko. Gaganyan ako. Gaganyan ako. Tapos awakan po yan, ginaganaw ko. Ayun. Ayun, para may iba kayong pinagano. Iba kayong nawakan. Tumutunog. Tumutunog siya. Ibig sabihin gumagana. Gumagana. Tsaka hindi ko na siya intention na kagatin. Hindi. Nakatulong, malaking tulong. Tsaka si doktor. Sa labis na katuwaan, hindi niya napigilan mapaiyak. Masaya ako. Sabi ko, binigay yata ng Diyos ito. Tinuro ng Diyos. Tsaka parang nagbago sarili ko. Okay yan. Naiyak tuloy ako sa inyo. Mabuti yan na naging magandang pananaw nyo ngayon sa buhay. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Malapit ako sa mga matatanda eh. Well, you know, recently something happened to my lola. So parang nagbalik lahat ng ano, yung naramdaman ko para sa lola ko. At the same time, yung pag-uusap sa kanya, yung pakikipag-usap kay Nanay Ganda, yung care and love na kung paano ko kinausap yung lola ko, ganun din yung pagkausap ko sa kanya. Kaya mas naramdaman ko na, parang feeling ko kausap ko yung lola ko.